Alright mga boss, so welcome back again sa inyo. Ano? So meron tayong gagawin kay Mured tungkol to sa restoration niya, yung mga walang parts na or missing parts na wala kay Mured ay ibabalik natin. So ito nga pala mga boss, bumili tayo ng ayan, yung air shroud para sa cooling system ni Mured. Ayan. Gusto ko lang ibalik kasi syempre gusto ko rin ano, magkaroon ng cooling system si Mured. Wala kasi siya nito eh. Right. So, sa makina nga pala nakakabit to. Dito yung cylinder head, tapos nasa gitna niya yung cylinder block. Alright. Tapos, bumili nga rin pala ako ng mga kulang na parts. Katulad ng mga rubbers nitong shroud natin. So, eto siya. Yung mga rubbers ng yan, left and right na shroud. Tapos, ignition coil holder. Kasi kailangan ito para mapagdikit natin yung left and right na shroud. So, nabili ko to kay boss. Ayan, kay boss Jojo Serrano. Alright? Maraming salamat sa'yo, boss. Shoutout sa'yo. At binenta niya sa akin ng napakamura lang. Nakatambak lang daw sa kanila to. Ayan, halata naman. Alright. So, ano pa iniintay natin mga bossing? Install na natin. Papakita ko na lang si Mured na wala nang kaha para mabilis tayo. Alright, mga boss. Nakauban si Mured. Ayan, no? Alright, pakita natin. So ayan, kung mapapansin nyo mga bossing, walang air shroud si Mured sa engine niya. Ayan, ito lang, yung kaliwa lang. Pag nakaharap ko sa headlight, kaliwa lang meron to. So lalagyan natin siya ng bagong air shroud. Tapos, alam ko meron ako dyan nakatambak na yung goma sa taas ng makina. Ilalagay din natin yun, tapos lilinisin muna natin. Ayan. Alright, so pag-iwalayin ko pa rin to, yung chassis tsaka yung engine niya. Kasi magta-total cleaning tayo. Nainggit ako dun sa ginawa ko sa ano eh, sa Mio na Violet na naka-Mio 1. Nilinis ko kasi yung buong makina nun. Tapos nilagyan natin ang pampakintab. So gagawin din natin kay Mio Red yun. Tapos eh na, tara, pag-iwalay na natin. Pagdating naman sa makina ng motor ko o kaya yung Mured, madali lang naman siya i-disassemble kasi maraming ang missing parts, katulad ng yung AIS natin dito, wala na. Rekta na yung gas niya. Tapos, ayan, yung mga connections, sobrang sa ulo na natin kasi ang tagal na din natin nagbo-vlog. At, ayan, pwede na natin paghiwalay na agad. Tanggalin ko lang yung gas hose, tapos yung ehe na nagko-connect sa swing arm ng engine at frame. Tapos tatanggalin ko lang din muna pala yung brake cable natin sa likod dito. So sa mga nagtatanong dyan kung may leak pa rin si Mured, eh, wala. Alright, dumi-dumi lang yan. Yeah, walang leak. Pati dito sa ano niya, you know, sa may block, cylinder block side. Diba? Walang leak. Malinis. So lilinisin natin yan, pati yung mga ano, mga fins ng cylinder head at cylinder block natin.
Alright mga boss, nakalimutan ko yung shock. Sobrang excited eh. So alright, eto na mga bossing, nakalas na natin at napaghiwalay na natin yung frame natin dun sa engine. Tapos eto na, makikita nyo wala yung kabilang side ng shroud natin dun sa ano natin, sa engine natin. Eto lang, bukod tanging eto lang sa may spark plug side. So lilinisin ko muna yung engine gamit yung mga steel brush ko. Tapos yan, saka natin i-install yung mga bagong shrouds natin. Bumili nga pala ako nito, yun o, panlinis. 99 pesos lang sa Ace Hardware. So, may iba't iba na siyang ano, variation ng panlinis. Ito yung pang side, ito yung dalawang pang surface. Mamaya malalaman yun. After ng ilang minuto ng pag steel brush, ito na yung cylinder head natin mga bossing. Ito tayo sa harap. Alright, so ganyan po kalinis yung cylinder head natin, you know, parang bago. Tapos hindi pa tayo tapos eh, yung harap talaga yung pinulido natin eh, pero kita nyo naman na nagmukhang parang brand new, malapit. So dito yung mga singit-singit hindi ko na i-steel brush kasi napakahirap puntahan ng steel brush yung mga ganyan, yung mga pins niya. Alright, so pakita na lang natin yung finished product mamaya. Alright mga boss, so ito na yung ano, yung pinaka pinalish natin ng steel brush mga bossing. Ayan, kung makapapansin nyo, makintab na siya kahit papano. At hindi ko na in-steel brush yung ibang singit-singit kasi matatakpan din naman ng shrouds yan. Ayan. Yung ibang mga gilid-gilid din, hindi na rin kasi baka masira yung pintura nitong
Ito, ito. Yung crown cover natin. So, install na natin yung, nana natin yung shroud natin, mga bossing. So, ito mga bossing, madumi pa pala. Ayan. Steel brush yung bin natin to. Ito yung left shroud. Ayan. Pag nakaharap sa makina, left. Tapos, pag ganyan siya. Right. So, ilalagay muna natin yung mga rubbers na dito. Ito naman yung kanan. Tapos, meron din siyang sa likod. Ito, dito. Ito, yung maliit. Alright. So, tara, salpak na natin mga bossing. Bago nyo pala mailagay itong ano, ito, yung left side. Tatanggalin nyo pa muna yung pipe. Kasi nakashoot sa dito. Yan. Nakashoot dito sa butas na to. Alright mga boss, ayan, so hindi ko na napakita yung iba pero okay na yung engine natin, tapos tuloy-tuloy na natin i-assemble yung mga kailangan ilagay. So ito hindi ko muna nilinis, tsaka hindi ko ni steel brush itong part na to sa magneto side kasi yan, next content na lang natin mga boss. So ito yung pan cover natin.
Sunod, ito, lalagay natin. Yan, hindi na original ng mga bolts to, pero yan, kasya naman. Dito sa taas, pan cover to, dito sa shroud. Alright, sunod naman, dito, yung sa baba. Hindi na rin original na bolts, pero kasya pa rin. Ito, 8mm mata to. Hindi pa natin malalagay yung ignition coil kasi ilalagay muna natin yung goma sa taas. Sa kabilang side tayo mga bossing. Yan, ganun pa rin size ng mga bolts. So by 50 nata to o by 20mm yung haba. Dito muna tayo sa harap. Sunod, ito. Pag hindi ito kumasya, yung isa. Hindi kasya yung ganito kaikse, kaya ito na lang yung mahaba. Alright, so yun na. Yung taas, ito, mamaya na natin lalagyan kasi yun nga, yung ano natin, yung goma sa taas ilalagay. Dito naman mga boss, ilalagay natin yung goma. Ito yung sinasabi ko. Yan. Una muna dito sa manifold, dapat wala yung carb. Tapos may butas dito. Ayan yung butas. Para sa wire sa may stator at magneto. Susot lang natin. Ano, nakalusot na. Tapos, ibababa natin to mga bossing. Itong wire na to ng starter. Ito yung starter. Ibababa natin. Napasok sa ilalim. All right, to. Yan. Sunod ito, yung ignition coil holder. Tapos, ito lang, yung bolt na to, hindi ko alam yung size eh. 10mm mata to. Alright, mga boss, tapos na. Dumaan na itong ignition coil.
kahit may negative connection na tong ignition coil natin, mga bossing, pwede na natin i-assemble. Alright. Alright, mga boss, so ayan, hindi ko na pinakita yung pag-assemble ng ano, engine and frame. Napakahirap kasi pag mag-isa lang, pero ito na yung outcome ng makina natin. Yun, no? So, meron na tayong goma, tapos may shroud na. So, kaya naglagay ako ng shroud, mga boss, kasi air-cooled ang ating makina. So, meaning to say, ang nagpapalamig sa engine natin ay yung hangin lang na hinihigop ng pan natin dito sa may pan cover, paikot pa circulate, ayan siya yung nagpapalamig. Ewan kung pahigop o palabas, hinihigop niya o pinapalabas niya yung hangin na mainit galing sa makina. So dalawa doon, comment down below mga boss kung pahigop o palabas. So ayan na, i-assemble na natin yung mga parts ni Miorid. Alright mga boss, tapos na tayo sa ayan pag-i-install ng shroud. Medyo matrabaho talaga yun kasi baklas lahat eh. Tapos, ayan, maraming kailangan. Tapos, maraming tornilyo na dapat appropriate para dun sa shroud natin, para sa engine. Pero ayan, nagawa naman natin ng paraan, mga bossing. Tingnan nyo kung gaano kakintab yung makina natin. Ayan, lalo yung cylinder head. Hindi lang sa labas yan, pero hanggang loob yan. Makintab yan. Ayan, alright. So kung marami kayong natutunan dito sa video na to, ayan, hindi ko masasabi na tutorial to kasi nilagay ko lang talaga yung shroud. Pero ayan, like, comment, share, and subscribe mga bossing. Ayan, alright.